Umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa OCOTIDA Agri TV. Sa araw na ito ay narito po tayo sa ating sakahan na nasisira po sa bagyong Odet. Ay pakita po sa inyo, ito po ang mga mangga natin. Yun pong lahat ng kahoy, lahat ng puno, lahat ng saging, kakao, wasak, tanan, pati bahay natin. Yun pong pananim natin. Lahat. Yun po nakikita niyo sa aking video nung nagdaraos tayo ng ating milestone. Nagdaraos tayo ng pagdating natin sa 10,000 subscriber. Nakikita niyo pong ating tanim na sitaw at saka upo. Sira lahat. So ngayon, magtatanim po ako ng sitaw at ipakita ko sa inyo ang paraan. Yun pong bagong paraan na ginamit ko sa aking nakaraang pagtanim ng sitaw. No? Yun pong iriyang ito na tataniman ko sana ng talong. Ngunit, yun pong mga seedling ko ng talong ay nasisira sa bagyo. Ito po ang nakabaging nating talaga mayroong naiwang buhay. So, hanggang natin ito. Yun po, sana ang itatanim ko dito. Ngayon, mayroon pa tayong buto. Buto ng sitaw. Ito pong Negro Star. Ito pong itatanim ko ngayon. Para po, mayroon po akong maani sa darating na isa at kalating buwan. So magtatanim ako kagad. So yun pong paraan ko. Yun po, inararo ko. Inararo at saka pinaghanda ang lupa. So maganda pagkahanda. So dito muna ako nag-umpisa. Dito ako mag-umpisa. Okay. So yun pong paraan ko. Dito po sa itong linyang ito, dito ko po itatanim ang aking sitaw. So, yun pong paraan ko, pinaghanda natin ang lupa. Pinaghanda, so handang-handa na. Ngayon, direct seeding ang ating paraan. Maglalagay tayo ng basal commercial fertilizer na triple 14. So, yung pong pagkasunod-sunod natin sa bawat tanim ay 6 inches lang, no? So, ito. Ito, lagyan nating buta sa pamagitan ng ating itak. So, ito po ang aking may bahay na magtatanim at ako ang maglalagay ng commercial fertilizer. Yan. Yung sunod dito, estimated lang 6 inches, no? Kalahating P. So yun pong commercial fertilizer kailangan natin ilagay natin sa ilalim. So malalim ito ng konti. Yung dami mga kalahating kutsarita o isang kutsarita, yun po. Siguro mga 5 grams. Lagay natin ng ganyan, so andyan sa ilalim, no? Lalagyan natin ng konting lupa. Diyan itanim ang isang liso o isang buto ng sitaw. Yan lang. Yan. So pag mayroon na tayong fertilizer sa ilalim, naka-plaster na, yun pong pinakaunang ugat ng sitaw, yun pong tatama dyan sa fertilizer. So tiyak na tiyak tayo na malulusog talaga ang pagtubo ng ating sitaw. So yun pong palo fertilizer, at titingnan lang muna natin gaano siya kataba, no? Kasi po pag lalagay tayo ng maraming fertilizer, baka masobrahan,
No, baka masobrahan. Ang mangyari, hindi na mamunga yung sitaw natin. So yan lang muna yung basal natin. Titingnan naman natin kung gaano kalusog, kung handya hanggang kailan tayo maglalagay ng additional fertilizer. So yung susunod na fertilizer natin ay kakaunting urea lang, no? Dito sa gilid, mangyaring dito ang pananim natin. Halimbawa, dito na tutubo ang sitaw natin. Dito sa gitna, mga makaraan ng siguro mga 3 linggo, 2 linggo, o tingnan lang natin ang kulay. So dito sa gitna, butas tayo ng tag-isa, no? Lagay tayo ng urea. So dito na naman sa gitna, bawat pagitan ng ating pananim, yun pong paluap fertilizer natin. Okay? So tuloy tayo. So itong iriyang ito, kita ko sa inyo, yun pong tataniman natin. So siguro kasiyang-kasiya pa rin yung buto natin na kalahating kilo. Oh. So dito. So yung mga puste natin, bawat paglagay natin ng puste, bawat isang dupa, siguro mga 1.5 meters. So, gaano kadalang siya yung puste natin paglalagay. So, halimbawa, lagay ko 2 puste. Ganyan lang kadalang ng paglalagay natin. Halimbawa dito, 2 lakad lang. Ito. Yan. Ganyan kadalang yung puste natin, 2 lakad lang. So, yung gagamitin natin sa pagpagapang, ito pa rin yung tuwain na ito, yung pong gagamitin natin. So, ganyan lang, no? So, yung spraying natin every week, yung pag-spray natin. Halimbawa, sumibol ito, pag nakasibol na, siguro mga 10 araw, spray na tayo kasi andyan ang aphids. Spray na tayo. So right after 1 week, follow up tayo spraying. No. Tiyakin natin na regular po ang spraying natin sa sitaw habang hindi pa siya namumunga. No. Kasi po pag namumunga na ito, mahirapan tayo pag mayroong insekto, kasi every 2 days ang harvesting natin. No, 2 araw lang ang pagitan. Kasi po mabilis ang pagdami o ang paglaki ng bunga ng ating sitaw. So ulitin ko, mula nang ipunlaan natin ito, after 10 days first spraying. Okay? After first spraying, bilang kayo ng 1 linggo, spray na naman, no? So siguro mga 4 na spraying, namumunga na ang ating sitaw. So wala na tayong panahon na mag-spray pa. Tiyakin natin na walang insekto ang ating sitaw panahon ng kanyang pagbunga. Kasi po, bawat 2 araw mag-harvest tayo. So yun po mga chemical natin ay talagang matapang yon. So mapinsala yon sa ating katawan pag mayroon pang residual effect yung mga pesticide. So yan lang po ang aking maituro ngayon. At sana po ay nagugustuhan nyo ang ating paglilecture. At abangan nyo po ito. Titingnan nyo po kung gaano ka successful ito. Basta wala lang bagyo, siguradong sigurado tayo makaharvest tayo. No? So yung paghanda natin ng poste,
kailangan matibay. So mayroon tayong support na nakabaon sa lupa para po pag may lakas na hangin, hindi po madaling matumba ang ating yun po mga poste na ating sitaw. So sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video ngayon at tayo po ay magsika po na makabangon tayo kasi po sira talaga ang ating lahat pananim, pati palay, mayroon pang nahuli, baka makabawi yun. So dito na tayo sa ating mga garden, ito na po ang first move natin, no? Punla tayo kaagad, punla tayo ng sitaw. Ito pong variety natin nagugustuhan, hindi sa nag-promo tayo, pero ito lang ang available natin. Condor Star Quality Seeds Full Sitaw. Hanggang dyan lang po, at sana po tangkilikin nyo ang iba ko pang mga video at pagtiyagaan nyo lang ang ating mga advertisement para po makatulong kayo sa akin, sa aking pagpalago sa pagtuturo dito sa agrikultura. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comments. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat sa inyong pagpanood.